ko ang inang guro, si Binibini alay sa mga balanga. Kamusta naman kayo? Mabuti naman, Kuya Lord. Ngayon, ang ating pag-uusapan o ang ating itatalakay ay patungkol sa dula. Sa tingin nyo, o may opinion ba kayo kung ano ang dula? Sige, ikaw, ano? Tama. Ang dula ay isang uri ng panitikan. Ito ay nahahati sa ilang yugto na maraming tagpo. At ang dula ay tinatanghal sa tanghalan o entablado. Kaya ng ibang panitikan, ang karamihan sa mga dula ay tinatanghal ay hango sa totoong buhay, maliban na lamang sa ilang dulang likha ng malikhain at malayang kaisipan. Sa dula ay mayroong ding sangkap. Ito ay ang simula, gitna at likas. Sa simula, namamalas dito ang tagpuan, tauhan at sulyap sa suliranin. Habang sa gitna naman ay matatagpuan ang saglit na kasiyahan. Sa wakas naman ay matatagpuan ang kalutasan. Ngayon, ibabahagi ni Binibini Lalain Magana kung ano ang dula, ano ang parte nito, at meron din kaming ipapanood na isang uri ng dula kung saan may simula, gitna at likas. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Binibining Laylen ang makakasama nyo sa asignaturang Pilipino. Ngayon, na nalaman na ninyo ang kahulugan ng dula, meron lamang ako sa inyong ipapakita. Pakihanda ng inyong mga cellphone at i-scan ang mga ito na makikita nyo sa inyong screen. Na-scan nyo na ba ang mga QR codes na ito? Mahusay! Dahil dyan, ano ang unang litrato na nakita nyo dito? Ginoong de Vera. Mahusay! Ang tawag dito ay nakasulat na dula o mas kilala bilang script. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ay naaayon sa script. Walang dula kapag walang script. Susunod, dito. Ano ang nakita nyo dito? Ginoong Rada. Mahusay! Ang tawag dito ay gumaganap o aktor. Sila ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa dula. Ano yung nakita nyong litrato dito? Binibining Bisina. Tama! Ang tawag dito ay tanghalan. Dito nagtatanghal ang mga aktor sa dula. Dito, ano yung nakita nyong litrato dito? Binibining Danyo. Mahusay, ang tawag sa kanya ay taga-direho o mas kilala bilang direktor. Siya ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nagsasabi kung anong susuotin, kung anong gagawin. Itong huli, anong nakita niyong litrato dito? Binibining Galansog. Tama, ang tawag sa kanila ay manunood. Kayo ba, naging manonood na rin ba kayo ng isang dula? Mahusay! Alam nyo ba, hindi maituturing na isang dula ang binansagang tanghalan kung hindi ito pinapanood ng ibang tao. Tandaan ang mga elemento ng dula. Script, aktor, tanghalan, direktor, at manonood. Dahil alam na natin ang elemento ng dula, halina't panoorin natin ang dula ni Tio Simon. Tio Simon, Dula sa Pilipinas. Isinulat ni NPS Toribio. Mga tauhan. Tio Simon, isang taong nasa katanghalian ng gulang. May kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ang kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Boy,
pamangkin ni Tiyo Simon, 7 taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo. Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada ng buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birhing nakalabas ang puso at may tarakitong punyal. Sa tabi na nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae. Saglit nasisipati ng ayos ng anak, saka ngingiti. O hayan, di nagbukha ang tao. Siya, dyan ka muna at ako naman na magbibihis. Sabi ko, ayoko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi ma... Pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng paniling araw? Maiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tiyo Simon. Ah, ang atiyestang yun. Patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tiyo Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinukwento ni Tiyo Simon sa akin. Ah, husto ka na, husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi eh! Matitigil sa pagsagot si Boy, makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay. Palapit sa nakapinid na pinto ng silid, saglit natitigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Ako, Hipag. Naulinigan kong... Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahantad ang kaanyuhan ni Tiyo Simon. Ngingiti ito. Maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol si Boy. Ayoko magsimba, Tiyo Simon. Maiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang itinututol ng pamangkin mo, Kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tiyo Simon, ngingiti at paikay kang papasok sa loob, hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tiyo Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangharin. Tatalikod na si Tiyo Simon at lalabas, maiwang natigilan ang dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Nakapagtataka, ano kaya nagkain ng amain mong yan at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tiyo Simon, sasama rin ako. Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. Kung hindi, eh hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama, na isa ring... Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Namatay siyang hindi man lamang nakapagpa-Hesus, kasi matigas ang kalooban niya sa pagtaliko sa simbahan. Pareho silang magkapatid, sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na suma sa kabilang buhay na... Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway, makarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha. Pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, mabibihis din ako. Nakalimutan ko, kasi dyan muna kayo ni Boy, Kuya. Lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang sopang naroroon. Pabuntong hiningang upo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan at...
Biglang matigil nang mapansing ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang may kapansan ng paa. Matatawa. Bakit napilay po kayo, Tiyo Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? Sinabi ba ng Mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Hindi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Batala. Kaya kasasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo na iyong mama. Hindi nakakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yun at hindi ako naging maligaya. Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingaungaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali, pagkuway, titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang may kapansan ng paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, Boy, natutuhan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Mogham at ako'y nananalig sa pilosopiyang pinananaligan ang kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Anong nangyari, Tiyo Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tiyo Simon? Uunat sa pagkakaupo si Tiyo Simon at tudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ang isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya ay nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang mga binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit. At aking nilapitan. Ako ang unang lumapit sa kanya kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata na waring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Anong pang nangyari, Tiyo Simon? Magbubuntong hininga si Tiyo Simon samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog. Pagkuway titigil. Muling magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Mula noon, ako nag-isip na, Boy. Hindi ko na makalimutan ang mangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan. Hindi inhiwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalaalang lagi sa akin ang matibay at mataos na pananalig sa isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig, kahit ano, pananalig, ng sa anong bagay. Lalo mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuway maririnig ang muling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na! Baka wala na tayong datnang misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na, Boy! Kuya! Tayo na, Mama! Kanina pa nga tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tiyo Simon! Baka tayo mahuli. Tayo na! Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto.
Lalong maging madalas ang pagdugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing. Ang wakas ng dula. Maraming salamat, Binibining Laylen. Magandang umaga, mga bata. Ako nga pala si Binibining Emmy, ang inyong maging guro sa ating gawain. Dahil nalaman nyo na ang kahulugan ng dula at mga sangkap nito, at napanood nyo na rin ang dula ng pinamagatang Tiyo Simon, ay dadako naman tayo sa ating mga gawain. Ang katanungan ay, ano ang kahulugan ng dula? Yes, sige. Tama. Ang kahulugan ng dula ay isang panitika na nagalayong itanghal sa entablado. Ako naman tayo sa ating ikalawang tanong. Ano ang sangkap ng dula? Yes. Tama. Ito ay mayroong tatlong sangkap, ang simula, gitna, at wakas. Dumako naman tayo sa ikatlong katarukan. Bakit kaya ayaw sumama ni Boy na magsimba? Ibang sagot? Tama. Dahil gusto niya lamang samahan ang kanyang Tiyo Simon. Sumunod na tanong. Bakit kaya nawala ang pananalig sa Diyos ni Tiyo Simon? Sige. Tama. Dahil siya ay napilay. At narito pa ang ibang katanungan. Bakit nagbalik ang pananalig sa Diyos ni Tiyo Simon? Yes. Ibang sagot. Iba pang sagot. Tama. Ito ay dahil sa isang sakuna na kung saan nakita ni Tiyo Simon ang nasagasaang bata na may dalang manika. Doon na bago ang kanyang pananaw sa buhay. Dumako naman tayo sa ating huling katanungan. Ano naman ang naging wakas ng dulang Tiyo Simon? Yes? Sige. Sige. Tama. Ang naging wakas ng dulang Tiyo Simon ay sama-sama silang nagsimba ng kanilang pamilya. Naging aral ng Dulang Tiyo Simon ay kailangan nating magtiwala sa Diyos dahil kung ano man ang mangyari sa atin ay siya din ang tutulong sa atin. Doon nagtatapos ang aking mga katanungan. Para naman sa ating takbang alari, sumulat ng dalawang talata tungkol sa kung ano ang natutunan mo tungkol sa Dulang Tiyo Simon. Dito na nagtatapos ang ating aralin tungkol sa dula na pinamagatang Tiyo Simon. Maraming salamat mga bata!